Namiss ko nga kumain ng dinaguan, mga tol. Especially pag maiit na maiit yung sabaw, di ba? Paano pa na maiit na kanin? O kaya pag meron kang puto, mga tol, best partner talaga yung dalawa, di ba? So, gete lang pala ako magluto ng dinaguan, mga tol. Tara, samahan nyo ako magluto. Let's go! So, magandang araw po sa ating lahat, mga tol. So, naluto nga lang pala ako ng dinaguan. Gigisa nga lang pala ako ng bawang, sibuyas, pati luya. Isutay lang natin ng maayos, mga tol, para lumabas talaga yung pinaka-aroma o yung lasa mismo ng ating mga aromatics. Gagamit lang pala ako ng minudok at nabapoy. Pwede rin naman kayo maglagay dito ng mga laman loob ng baboy, katulad ng bituka, yung chicharon, mga tol, tapos o kaya yung taba o balat ng baboy, mga tol. Masarap din yun sa pagluluto ng dinaguan. So, hindi naman ako ganun ka-expert magluto ng dinaguan, mga tol. Depende lang pag merong occasion o merong papaluto sa akin. Pero katulad dito, mga tol, nag-crave lang ako sa dinaguan. So, ayan, mga tol, sinangkutsa ko lang ng maayos, tapos tiplang ko lang siya ng paminta. So, sutay lang natin, tol, ng maayos para lumabas talaga yung pinakamantika ng baboy. Ang gagamitin ko palang panimpla dito is patis lang muna. Maganda rin panimpla yung patis para mawala yun sa mismo ng karne ng baboy. Maglalagay na rin pala ako ng suka dito. Syempre, hindi natin siya haluin. Hayahayaan ko lang siya, tol, kumulo. Para manuot talaga yung lasa ng patis pati suka dun sa ating karne ng baboy. At ayun na nga, mga tol, pag umabot ka nga pala sa point of video na to, pay-comment ko pa naman sa mga parte ng bato, parte ng Pilipinas, para mabati na mga tas mga next vlogs ko. Maglalagay na rin pala ako ng 3 pirasong laurel, pati 3 pirasong siling haba. Pag napansin nyo, medyo nanunuyo na yung mismong sarsa ng karne ng baboy, mga tol, pwede natin haluin yan. Mas okay kasi sayo pag medyo nagmamantika talaga yung karne ng baboy bago mo ilalagay mismo yung dugo ng baboy, mga tol. So ito na nga yung part na maglalagay tayo ng dugo ng baboy, mga tol. Hindi ko na pala napakita kung paano ko, tol, nilagyan ng suka yung mismong dugo ng baboy para hindi mamuumuo yung dugo ng baboy, mga tol. So, yun ang isa sa mga technique na maganda, mga tol, para hindi mabuo yung mismong dugo ng baboy. Tapos, continuous lang sa paghahalo. Kung mapapansin nyo, mga tol, hindi ako naglagay ng tubig. Doon mismo sa dugo ng baboy tayo magpapalambot ng ating karne, mga tol. So, continuous lang tayo sa paghahalo ng dugo ng baboy, mga tol, para at least hindi siya mamuumuo, di ba? Tapos, panakita mo na nag-iiba na yung kulay, mga tol, malapit na maluto yan. Pero syempre, mga tol, i-check mo pa rin kung malambot na yung mismong karne, di ba? Lalagyan din pala ako ng bulay dito, mga tol, para mas lalo lumabas yung lasa ng ating sarsa. Continuous pa rin sa paghahalo yan, mga tol. Ganyan talaga magluto ng dinaguan, dire-diretso sa paghahalo. Medyo nakukulangan ako sa asin, mga tol, kaya nagdagdag pa ako ng kaunting suka dito. Hindi naman ako ganun kaasim magluto ng dinaguan, mga tol. Yung tipong sakto-sakto lang. Di dumidepende lang ako sa sarili kong panlasa, mga tol. Kasi yung iba gusto nila yung maasim. Yung iba naman, mga tol, gusto mas maasim, di ba? At syempre, panagustuhan mo yung video, mga tol, don't forget to like and follow my page, mga tol. Hindi ko naman alam kung paano ko tatapos itong video ko. Basta alam ko, tol, masarap. Tapos ayun, nyarap!